Pagbabasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Huwag mo nang dayain ang iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makaliligtas sa akin." Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito, "Panginoon, Diyos ng Israel na nakaluklok sa trono sa itaas ng kerubin, kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga diyos ng mga bansang iyon sapagkat hindi naman talagang diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang diyos-diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos." Si Isaías ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito, "Ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Sion, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Sion. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito, hindi makatutudla. Hindi siya makapapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod." Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang Salita ng Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga na galak ang dulot sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal. Iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man, sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay sa banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta."
pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Maraming salamat sa inyong matapad na pagtataguyod, pagtanggap sa mga programa ng TV Maria, lalo na ang Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ang ebanghelyo ngayon ay patuloy ang mga tagubili ng Panginoon. Hindi mo maaalis sa Panginoon na magtagubili. Eh, Diyos yan eh. Gusto niya ating kabutihan, kung anong ikagagaling, kung anong ikagaganda ika nga ng ating buhay Kristiyano. Ngayon, simulan natin. Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo ay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Anong ibig sabihin nito? Bakit may aso? Bakit may baboy? Alam niyo, ang mga aso at mga baboy, hindi yan nakaka-appreciate ng magagandang bagay. Luto, hilaw, ibigay mo dyan, kakainin. Oo. Matagal na ulam, lumang ulam, bagong ulam, walang pakialam niya mga yan. Oo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, huwag ibigay sa aso ang mga banal na bagay at sa mga baboy ang mga perlas. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Huwag sayangin ang salita ng Diyos, huwag sayangin ang mga pananalitang makadiyos sa mga taong ayaw makinig, ayaw tumanggap nito, lumalait sa salita ng Diyos, lumalait sa aral ng Diyos, tumatalikod sa aral ng Diyos, bumabatikos sa aral ng Diyos. Ayan, nilalait. Huwag daw, sabi ng pagkasa, pagkat ano man ang gawin mo, hindi makikinig yung mga yan, sayang lang ang oras mo. Sisiraan at sisiraan ka rin. Yan ang ibig sabihin niyan. Kaya katulad ng sinabi ng Panginoon, pag pumunta ka sa iyong sa isang bayan at hindi ka winelcome, pagpagin mo pati mga alikabok sa sandalyas mo at umalis ka na sapagkat hindi sila karapat-dapat. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pag napansin mo na saradong isip, saradong puso, saradong damdamin sa salita ng Diyos at sa aral ng Panginoon, at binabatikos ka na, nilalait ang Panginoon, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Halimbawa, merong kamag-anak na ibang relihiyon, ay pinapaliwanagan mo tungkol sa mahal na Birhen Maria, ay nagmumura na, ay kayo ikaw, puro kayo Maria, blablabla, tumigil ka na, lumayo ka na, huwag mo nang patulan, sapagkat sayang lamang ang oras mo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya, ang sunod naman, yung tinatawag nating golden rule. Anong ibig sabihin ng golden rule? Ayan. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Do unto others what you would like others to do unto you. Gusto mong igalang ka, igalang mo sila. Gusto mong respetuhin ka, respetuhin mo sila. Gusto mong unawain ka, unawain mo sila. Gusto mong tulungan ka, tulungan mo sila. Yun lang, unahan mo na. As a child of God, unahan mo na. Para masabi nila, aba, iba talaga itong Katoliko, iba itong Kristiyano, talagang hindi mo mauunahan sa paggawa at pagsasalita ng kabutihan. Yun, ito ika ang buod ng kautusan.
do unto others what you would like others to do unto you. So huwag ka nang maghintay pa na may mag-good morning sa iyo. Unahan mo na, good morning! Eh kung hindi sumagot, Father, ay haya mo, ginawa mo naman ang tama eh. Eh di siya may problema, hindi ikaw. Ginawa mo ang tama. Good manners and right conduct ka, siya wala. Ay sino may problema? Yung meron wala. Ay di yung wala. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ngayon, ito naman ang pagpunta daw sa langit. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. Ang landas daw patungo sa impyerno ay madali. Nandiyan ang pleasure, nandiyan ang power, nandiyan ang pag-spoil sa sarili. Halabira, kung anong gusto, bigay! Halabira, kung anong gusto, halabigay! Hanggang sa mabulid sa kaharian ng langit. Gusto ikay drugs, ibigay mo yung drugs! Gusto ikay alak, ibigay mo yung alak! O, edi nagkabisyo tuloy, hindi na nakabawi, edi sa impyerno, yun ang ibig sabihin niya. Ang makipot na daan, ibig sabihin, sacrifice. Lumayo ka sa sama-sama, gumawa ka ng mabuti. Alam mo naman palang masamaan ng drugs, ay di huwag ka na lumapit. Alam mo palang nakakaloko ng isipan ng alkohol, ay di huwag ka na uminom. O kung uminom ng konti-konti lang, hindi naman sinasabing huwag. Ang sinasabi lang, bisyo. So, ang ika papunta sa langit, umiiwas sa bisyo. Gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng mabuti. Self-discipline, ika nga. O, di ba, pag nag-aaral ka, self-discipline, gigising ka na maaga. Mag-aaral ka, gagawa ka ng homework mo, papasok ka, makikinig ka, sasagot ka. Discipline yan. Ang mga nasa impyerno, walang disiplina. Hala, bira. Hala, bigay. Kung anong gusto, ibigay ang hilig. O, edi hilig, edi dyan ka sa impyerno. So, mga paalala ito sa ating Panginoon. Huwag nating masamain ang mga tagubilin at paalala ng Panginoon sapagkat yung mga yan ang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.